ating lahat. Tayo po ay nasa ikalimang bahagi na ng ating pag-aaral patungkol sa patotoo ng Diyos. Okay, napakahalaga po dito. Usong-uso po sa ating sa kasalukuyan at marami pong industriya, lalo po sa telebisyon, sa social media, ang mga news at lalo po yung mga chismis, ano, maraming pagkakakitaan yan, mga gossip, okay? Pero yung mga sinasabi na uso rin yung mga marites, okay? At kailangan, kung naniniwala po tayo doon sa mga nagkukwento sa inyo, ay sabi nga ay napakahalaga na paniwalaan natin ang sinasabi ng Diyos. Sa umagang ito ay ating pong muling babasahin ang ating paksa na matatagpuan po natin sa Unang Juan, Kapitulo 5, Talatang 9 hanggang 12. At bilang pong paggalang sa salita ng Diyos, tayo po ay muling tumayo at ating pong basahin ang mga talatang ito. Tayo pong lahat. Kung pinaniniwalaan natin ang patotoo ng mga tao, higit nating dapat paniwalaan ang patotoo ng Diyos. At ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang Diyos ay ginagawang sinungaling ng sinumang hindi sumasampalataya sa Diyos sapagkat hindi nito naniniwala sa patotoo niya tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa magitan ng kanyang anak. Ang sinumang pinanahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Ito ang salita ng Diyos. Pwede na po kayong maupo. Dito ay ating pinag-aaralan nga po yung patotoo ng Diyos. At kung mapapansin nyo, meron po yung lima na kataga na makikita natin kung saan binanggit yung patotoo. Okay, ay sorry. Ito ay yung dapat, yung patotoo ng Diyos, patotoong ito. Okay, lima po beses na binanggit yung word na witness o testimony ng Diyos. Okay, kaya itong ating pag-aaral na ito ay makita natin na this is God's testimony to His Son. Nga, sabi nga ay kung naniniwala kayo doon sa mga kumpare ninyo, kumare ninyo, sa teacher ninyo, di ba? Mas lalo natin paniwalaan ang sinasabi ng Diyos. Okay? Ito ang testimony ng Diyos, okay, sa kanyang anak na nagpapatunay na siya yung hari, siya yung itinalagang Kristo, tagapagligtas, okay? At manunubos na hindi lang po makikita natin ito sa New Testament, kundi ito po ay ibinigay sa atin from the beginning of the divine revelations. At yun po yung napag-aral natin sa Genesis pa lamang. Sabi, ang binhi ng babae ang siyang dudurog sa ulo ng ahas. At walang iba yun kundi si Jesus Christ yun, di ba, sa ating napag-aralan. At ito pong dahilan kung bakit ang mga Hudyo, nag-search po sila ng scripture, lalo na po yung Old Testament, makikita natin, kasi gusto lang makita, makatagpo ng buhay na walang hanggan. Napakahalaga po itong buhay na walang hanggan. Okay? At dito, makita natin ang scripture, okay? At the Old Testament scripture ay tumutukoy, okay? Na hindi malabo, okay? Ambiguously and unmistakably to the persons of Jesus Christ and no other one. So, ang tinutukoy po ng banal na kasulatan, kaya po nagsasaliksik ang mga Hudyo, okay? Para matagpuan nila ang buhay na walang hanggan. At ang kasulatan, okay, ang Old Testament, maging ang New Testament, ay talagang walang pagkakamali na tinutukoy nito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya makita po natin dito, ang Hudyo ay preoccupied, okay, hindi po sila tumitigil ng pagsasaliksik kasi gusto nilang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sana hindi lang mga Hudyo, kayo rin. Okay? The reason kung bakit tayo merong religion, ang tao kasi ang ibig sabihin ng religion is religare, ibig sabihin bumalik sa Diyos. Gusto mong makasama ang Diyos panghabang panahon. Kasi nga nangyari, nung nagkasama sila, nung nilikha ang tao, nagkasala, pinalaya sila sa presensya ng Diyos, sa paraiso. Tama, naalala niyo yun? Diba? Kaya gusto nila manumbalik sa Diyos. Kaya nga naalala niyo sa history, gumawa sila ng tore ng Babel, diba? Gusto nila makakiyak sa Diyos sa pamamagitan ng sarili lang pamamaraan. They were preoccupied
with eternal life. Gagawa sila ng paraan. Ahanap sila ng paraan para sila makaroon ng buhay na walang hanggan, makasama nila ang Diyos paghabang buhay. Intindi niyo yun? Yung pong ibig sabihin ng buhay na walang hanggan. At dito makikita natin na sinasabi nga sa John 3:5-39, sabi, sinasaliksik ninyo ang kasulatan sa paniniwalang doon nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang kasulatan iyan ang nagpapatotoo tungkol kay Jesus Christ. So nagsasearch sila. Sana ganun din kayo. Kaya kayo napunta rito, kaya kayo nag-aaral, nakikinig, para malaman ninyo na meron kayong buhay na walang hanggan. Hindi yung kaya kayo pumunta dito para yumaman, yun ang mga tinuturo ng iba, kaya dumadami ang church, member ng church para sa kayamanan. Tanda yung iiwanan nyo rin ang kayamanan na ito. Kaya sabi sa Biblia, at yun ang nagpabago sa aking kaisipan, ano mapapala mo kung makamtan mo man ang buong sanlibutan? And sad to say, maraming mga simbahan ngayon, kaya sila pumupunta sa church, ang panghikayat nila, yayamang ka, gagaling ka, tanda mo, mamamatay tayong lahat. Ang mahalaga, pagkatapos mong mamatay, alam mo na mayroon kang buhay na walang hanggan. Naintindihan niyo ba yun? At dito sa ating pag-aaral, kung bakit napakahalaga po nito, napakarami kasing sinungaling at mandaraya. At kaya huwag kayong titingin sa dami, ang ganda ng simbahan nila, paramihan, payamanan. No, hindi po yan. Okay? Ang mga Hudyo ay nagsasaliksik. Kaya yung mga simbahan na ayaw kayo pabasahin ng Biblia, delikado na yun. Kasi ayaw nilang malaman ninyo ang tamang pamamaraan para magkaroon kayo ng buhay na walang hanggan. And sad to say, dito sa talata niyan, makita natin, ano sabi ni Jesus Christ sa mga Hudyo? Ngunit ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. Gumagawa kayo ng sarili niyong pamamaraan, pero ayaw ninyong lumapit sa akin. Ganyan? Sapagat si Jesus Christ na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, hindi lang maunawaan nyo. Okay? Na dyan mo makita na tingnan nyo ang mga Hudyo. Sabi dyan sa Luke chapter 10, isa siyang scribe o lawyer, matalino siya. Alam niya yung kasulatan. Okay? At sabi dyan, isang galubhasa sa kautusan, Hudyo, ay lumapit kay Jesus upang siya subukin. Tetestingin siya, itay pa. Okay? Ano sabi niya, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. So, dito makita natin, gustong-gusto ng mga Hudyo, parang ano ang aming gagawin? Ano yung pamamaraan namin? Di ba? Pero sa istorya niyan, makita natin, tinuro ng Panginoon, ng, sabi niya, ano sinasabi ng kautusan? Sinabi niya yung summary, love God. Mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa. Pagkatapos, mahalin mo yung kapwa. Sabi niya, para hindi siya mapahiya. Sumunod, nagtanong, sino ang aking kapwa? At inistorya ng Panginoon ang mabuting Samaritano. Na makikita natin na dapat ang mga Hudyo, maybe. Okay? Imbis na Hudyo, pari, Levita, ang tumulong, ano nangyari? Samaritano pa. Sabi niya, pero gawin mo. Pero daw makikita natin, itong mga eskriba o mga lawyer na ito, mahuhusay sila sa mga kautusan, pero hindi naman lang ginagawa. Yan ang mga parisayo. Ginagamit nila ang Biblia, nagsasalisik sila, pero kung ano yung sinasabi ng pang-ahay lang gawin. Eh, sad to say, mayroong mga ganyan, mahuhusay. Sabi niya, mayroong daw lawyer o judge pa. Nagsisita siya ng Bible, pero hindi naman makita sa ugali niya. So, yun yung mga parisayo at mga eskriba. Naintindihan yun? Okay? So, dito, hindi lang tayo nag-aaral o kayo nag-aaral, nagsasaliksik ng Biblia para magkaroon lang kayo ng kaalaman. Mayroong iba ganun eh. Gusto lang yung head knowledge. Okay? Pero diyan makikita natin na preoccupy talaga ang mga Hudyo. Pangalawa, tingnan nyo to. Rich young ruler, sabi niya sa Luke chapter 18, sabi niya, may isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? So, gustong-gusto talaga ng mga Hudyo na magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Okay? Sana, kayo din, ganoon din. Tama. And this is the reason why you come to church. Hindi para kumain, makita yung crush ninyo, kaya wala kayong magawa sa bahay. No, gusto nyo magkaroon ng buhay na walang hanggan. And sad to say, merong mga church, hindi nakakasigurado kung merong buhay na walang hanggan, pwedeng mawala pa. Imagine nyo yan.
Kaya naglipa na na po talaga sa daigdig na ito ang iba't ibang baling katuruan. Okay? So dito sa makita natin dito, ito, mayaman na siya, pinuno na siya, mataas ang kanyang katungkulan, naghahanap siya ng buhay na walang God. At alam natin yung istorya na yun. Okay? Sinabi ng Panginoon yung kautusan, sabi niya, yabang niya. Nagawa ko na yan. May yabang eh. Sabi ng Panginoon, isang bagay na lang kulang sa iyo. Ibenta mo yung kayamanan mo, bumalik ka sa akin, at pamigay mo sa mahirap, sabi niya, lalungkot siya. Pero, on the first place, bakit siya lumapit kay Jesus? Gusto niya ng buhay na walang God. Pero nung sinabi ng Panginoon, ibenta mo yung kayamanan mo, okay, at pamigay mo sa mahihirap, ayaw niya kasi mas mahal niya ang kanyang kayamanan. Hindi yung pagbebenta ng kayamanan ang talagang makakapunta sa langit, hindi mo pwedeng bayaran yon. Pero sabi sa Biblia, ang kaharian ng Diyos ay katulad ng isang tao na naghukay siya, nakakita siya ng kayamanan. Alam niyo, nung nakita niya yung napakalaking kayamanan na yon, mataas ang value nito, alam yung ginawa niya? Binenta niya lahat ang ari-arian niya para lumakwa yun. Ang ibig sabihin, mas higit ang value ng eternal life kaysa sa buhay mo sa daigdig nito, anuman ang kayamanan mo. Naintindihan niyo ba yan? Kaya sabi ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Ang lahat ay inari kong walang kabuluhan, makamit ko lang o makilala ko lang si Jesus Christ. Yun ang totoong eternal life. Pag nakilala mo si Jesus Christ sa buhay mo, yung kayamanan mo sa daigdig na yun, iiwan mo naman yan, tama? Madadala mo ba sa langit yan pag ikaw namatay? No. Pero yung mayaman na ito, mas mahal niya ang kanyang kayamanan. Yung po ang pagsubok, tinignan siya. Totoo bang gusto mo ng buhay na walang God? Are you willing to give up your kayamanan? Naintindihan niyo mo yan? Baliktad ngayon, maraming mga church ngayon, gusto kayo yumaman. Magbigay kayo bago offering plate, offering natin. Kaya dagdagan nyo, ganyan sasabihin nyo. Tama? Napakaraming yung ganyan ngayon. Kaya dinadaksa sila. Pero maling-mali sila. Okay? Ito yung ating makikita na sinasabi nga dito. Ano sinasabi ng Panginoon? Isinulat ko ito, okay, sinasabi ni Juan, isinusulat ang banal na kasulatan upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay ano? May buhay na walang hanggan. Okay? So saan matatagpuan ang buhay na walang hanggan? Kanino? Kay Jesus Christ. Okay? So eternal life, makita natin dito, again, sinasabi dito, is the big issue. Napakalaking issue ito. Okay? Right before that is the witness of God to Christ. Okay? Para magkaroon ka ng buhay na walang God, pakinggan mo ang sinasabi ng Diyos tungkol kay Jesus Christ. Diba? Ako niyo yun? Ito ang pinakapundasyon, okay, to eternal life. Kung gusto mo talaga na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, gusto mong maligtas, kinakailangan may tama kang pananaw kay Jesus Christ. Kaya mga bata, no, sa inyong pag-aaral sa Sunday school, si Jesus Christ ay hindi lang nagpapagaling, okay, ng may sakit, bumubuhay siya ng patay. Doktor, kaya magpagaling din, tama? Pero walang doktor na pwedeng bumuhay ng patay at ikaw ay dadalhin niya sa langit. Naintindihan niyo yun? Kaya dapat malaman ninyo yung tamang pananaw natin kay Jesus Christ. At dito makikita natin yung connection. Okay? Kung bakit pinag-aaralan natin yung right o yung witness of God to Christ kasi ito yung connection. Kasi ito yung tumatawag nating doctrinal test. Gusto mo bang malaman na talagang Kristiyano ka? Maraming tao sabi, ay, Kristiyano ako, hindi kasi ako Muslim. Okay? O, Kristiyano ako kasi na-attend ako sa Faith Community Church. Uma-attend ako dito sa Full Gospel. Uma-attend ako sa Victory. Okay? Marami pa. Iba-ibang mga pangalan ng church na yun. No. Hindi yan by attendance o membership. Okay? Sabi ng mga Iglesia ni Cristo, pag member ka lang. Dito, yung tamang doctrinal test. Ano yung ibig sabihin ng doctrinal test? Ito yung true salvation mo, makakamit mo lang ang tunay na kaligtasan sa magitan ng yung tamang pananaw kay Jesus Christ.
Okay? At yung pangalawa na pinag-aralan natin, yung tinatawag na behavioral o moral test. Eh, kasi sabi ng iba, naniniwala naman din sa laki Jesus Christ, pero yun naman yung behavior o yung moral, yung pakikipagkapwa-tao nila, hindi nakikita, hindi sila sumusunod sa salita ng Diyos. Napakahalaga po niyan. Yung sa pag-aasawa, kung ano yung sinasabi ng Biblia sa anak, sa mag-asawa, okay? Magpapakasal ka, sino yung mapapangasawa mo? Sundin mo yan. Kasi pag hindi mo sinunod yan, ako, diskasya kayo, mag-permisyo buhay mo. Okay? Kaya dito makita natin, hindi lang yung tamang pananaw natin kay Jesus Christ, kundi yung behavioral or moral test natin, nasunod tayo sa salita ng Diyos. Pangalawa, we love God, we love others, and not loving the world. Kaya ang totoong mananampalataya, mahal niya ang Diyos. Paano niyo mo ipapakita ang mahal mo ang Diyos? Pag Sunday, napunta ka ba sa Diyos? Yun yung sasabi ng Panginoon. O, 6 na araw, sige. 6 na nga, ang dami niyo ng panahon para magtrabaho kayo, para sa sarili niyo. Yung pag-araw ng Linggo, hindi mo lang makita sa church. Sasabihin mong mahal mo ang Diyos. Diba? Kaduda-duda yun. And then, sabi dito, love others. Ang others dito ay other believer. Saan mo ba matatagpuan yung mga other believer? Sa SM? Sa sabungan? Sa mga party? Sa sinihan? Sa palabas ang BTS? Doon mo ba makikita ang mga Christian o other believer? Kaya sabi dito, you love God, you love other, and not loving the world. Hindi mo mahal ang mundo na ito. Ano yung ibig ng mundo? Entertainment. Lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Yun ba ang gusto mo? Kapag gano'n ang gusto mo, kaduda-duda ka. Okay? Sinasabi mo may pananampalataya ka sa Diyos, pero hindi mo mahal ang Diyos? Ayaw mong pumunta sa church? Paano mo ma-express ang pagmamahal mo sa kapwa mo? Kaya tayo dito, pag meron lang tinatay, masaya na tayo. Pandisal, pambonete, o anumang meron tayo, masaya tayo, isineshare natin sa iba. Di ba? That's showing your love. Hindi yung masaya ka, kasama mo, barkada mo, katropa mo, okay? Kumari mo, mas masaya ka sa chismisan. Pero yung makinig ka ng salita ng Diyos, hindi. Okay? So, yan po yung mga pinag-aaralan natin. Okay, tingnan nyo, ha? Kaya, itest nyo. Napakahalaga. Ang sabi dito sa 1 John chapter 2, verse 22. Ay, nalimutan ko lang bagit isa maya. Sabi, sino ang sinungaling? Sino yung mga nagpapahayag ng mga fake news? Napakahalaga ng maraming fake news ngayon. Diba? Ang daming mga fake. Eh. Sabi, hindi ba't silang nagsasabi na si Jesus ay hindi ang Kristo? Sino daw yung mga sinungaling? Yun daw nagsasabi na si Jesus ang hindi ang Kristo. Ang sino mang nagsasabi nito ay ano? Antikristo. Hindi nila pinaniniwalaan ang ama at ang anak. Sabi, ang di kumikilala sa anak ay hindi rin kumikilala sa ama. Kapag kinilala nila man ang anak, kinikilala rin nila ang ama. So dito makikita natin, okay, maraming sinungaling ngayon, maraming mga simbahan ang sinungaling. Tinyo, sasabi niya, pare-parehas lang daw pupunta sa langit. Yung Diyos nila, si Allah o si Buddha, parehas lang din yan ng ating amang nasa langit. No. Ito ang pang-testing. Kapag hindi nila kinilala ang anak, sino yung anak? Si Jesus Christ. Hindi nila kinikilala ang ama. Ibig sabihin, kapag hindi nila kinilala si Jesus, na Kristo ay Diyos, hindi pareho tayo ng ama. Naintindihan niyo yan? Kaya maraming mga pandarayang narito eh, sa daigdig. Yung sabihin lang, parehas lang din daw, si Allah at ang Diyos Ama sa lahat. It's wrong. Why? Ang mga Muslim, hindi kinikilala si Jesus eh, ang Diyos. Messiah, tama? Ang Jehovah Witness, hindi rin kinikilala si Jesus ay Diyos. Kaya yan yung mga sinungaling. Sila yung mga antikristo. Naglalakihan yan. Even the iglesia ni Kristo, makita niyo. Kinikilala ba niya si Jesus ay Diyos? Mga kapatid, hindi sukatan, okay, ang tama sa laki ng mga simbahan. Yung tamang pananaw natin kay Jesus Christ.
Kaya kung sasabihin lang, parehas lang, pupuntahan natin, iba-iba lang yung mga daan, no? Iisa lamang ang daan. Sino yung nagkiklaim niyon? Si Jesus. Kaya napakahalaga nito mga kapatid na maanawaan natin. Okay? Kaya sabi, sino ang sinungaling? Sino ang nagsasabi ng totoo? Diba? E kaya ang ating pinag-aaralan, ito yung patotoo ng Diyos. Ito yung totoo, totoo. Hindi fake. Hindi siya sinungaling. Ito yung patotoo ng Diyos kay Jesus Christ. Okay? Nakakalungkot, maraming tao naniniwala sa mga sabi-sabi, sa tradisyon, di ba? Tama. Pumunta kayo sa mga patay. Ah, bawal daw magate, bawal daw ganito, bawal magwalis. Parang maapektuhan ng kailang buhay na walang gayong pagkabuhay pagkatapos na mamatay, di ba? Nakakalungkot, misa't may sumusunod tayo sa ganyan. Naniniwala. Pero ayaw natin paniwalaan ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Okay? Kaya napakahalaga, kumilala tayo kay Jesus Christ, at kung kinilala mo si Jesus Christ, kilala mo rin yung Ama. Kapag kinilala mo ang anak, kinilala mo rin ang Ama. Okay? Maliwanag po ba yan? Kaya hindi pare-pareho ang mga relihiyon. Na sinasabi lang meron din silang Diyos, iisa ang Diyos natin, iisa lang ang Ama. No. Ang panuntunan yan ay yung pagkakilala mo kay Jesus Christ. Okay? Tanda natin, nobody is a Christian who doesn't know the Father and the Son. Hindi ka matatawag na Kristiyano kapag hindi mo kilala ang Ama at ang Anak. Okay? Nobody, no one apart from Christ, no one who denies Jesus is the Christ, as the Christ is saved. Kapag hindi mo kinilala si Jesus Christ at dininay mo si Jesus Christ, si Jesus ang Kristo, tagapagligtas, hindi ka saved. Ang tawag sa iyo ay Antikristo. At yan ang tinatawag na doctrinal text. Entendi yan? So, hindi pare-pareho ang relihiyon. Ha? Nung araw eh, hindi ko rin matanggihan yan eh, kasi wala ba ako masyadong alam. Okay? Mabababaw kasi yung mga napag-aaralan natin ngayon, mapapasubalian natin, masasabi natin, may kokorek natin ang ating mga kausap na hindi pare-pareho ang reliyon. Hindi pare-pareho ang ating Diyos na tinatawagan. Kapag hindi mo kinilala si Jesus Christ, hindi ka saved. Hindi ka matatawag na Kristiyano. Hindi na yan? Okay. So, yan po yung makikita natin. At pangalawa, makita natin dito, ipinag-uutos sa atin ng Diyos na ano? Ito ang utos ng Diyos sa atin, ano? Sumampalataya tayo sa kanyang anak na sino? Si Jesu Kristo, at magmahalan tayo gaya ng inutos ni Kristo sa atin. So, it is a command by God the Father na ano? Sumampalataya tayo kay Jesus Christ. Napakalaga, no? Tama? Kaya yung mga reliyon na hindi kinikilala si Jesus Christ, tao lamang siya, maliit lang siya. Delikado po yan, naglalakihan po yan. Kaya napakarami na po nadadaya. At ito pa ang paniniwala ng iba, lahat daw pag namatay, pupunta sa langit. Malaking kadayaan din po yan. See you in heaven, happy birthday in heaven. Makikita niya, talamak na ngayon niya sa Facebook, sa social media. E samantala nung araw, sa puntod, nakalagay sumalangit na wishful nila na pumunta sa langit. Hindi sila sigurado na pupunta sa langit. Pero ngayon, makikita natin, halos lahat ang namamatay, see you in heaven. Meron pa akong nakausap na matanda, sabi niya, okay lang, mamatay. Masaya doon, wala nang hirap. Imagine mo, akala pupunta sila sa langit. And minsan, mali pa rin pagkaniwala sa impyerno. Okay lang daw, sama-sama raw sila mga magbabarkada. Ang daming kasinungalingan na ngayon. This is the reason kung bakit gusto ng mga Hudyo na magkaroon sila ng buhay na wala na. Gusto lang makasama ang Diyos habang buhay doon sa langit. Hindi sila gusto nilang pumunta sa impyerno. Okay? Kaya titin nyo, sabi pa sa atin, kaya sabi niya, mga minamahal, sabi ni Juan, huwag niyong paniwalaan kaagad ang bawat nagsasabi sa kanilang nasa Espiritu ng Diyos. Kaya yung mga nagpipreach sa inyo, huwag niyo kaagad basta paniwalain kayo. Maniniwala ba kaagad kayo? Sa halip ay, no? Subukin niyo, test mo niyo muna
upang malaman nyo kung talagang mula sa Diyos ang Espiritu na sa Kanya, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundo na ito. Hindi yung napapanood nyo sa TV, na babasa nyo sa Facebook, napapanood nyo sa mga social media, naniniwala na kayo, ang dami, kumakanta rin yan, parehas ng kanta natin, no, huwag nyo kaagad paniwalaan yan. Kasi maraming mga huwad na propeta sa mundo na ito. Ito ang testing sa niya. Ito ang palatandaan ng Espiritu ng Diyos ang nasa kanila. Paano? Kung, ano-ano, ipinapahayag nila na si Jesus ay naging tao. Yung tamang pananaw nila kay Jesus Christ. Tama? Pag sinabi naging tao, siya hindi dating tao, siya Diyos, naging tao. Intindihan niyo yun? Kayong ayaw kilalani na si Jesus ay anak ng Diyos na naging tao, siya Diyos tao, sino nga niya? Ang laking simbahan niyan. Meron tayo dyan. Tama? Sa Pilipinas lalo na. Kita niyo? Sabi niya, kung hindi gayon ang kailang ipinapahayag tungkol kay Kristo, kung hindi yun ang paniniwala nila, hindi mula sa Diyos ang Espiritu na sa kanila. Pero tingnan niyo, napakaraming membro yan. Ibig sabihin, maraming naloko. Ang ganyan? Kaya, hindi sukatan yung ganda. Karamihan niya ganyan eh. Nanggagaya lang sila. Pagandahan yan. Eh, hindi nyo naman dadala sa langit yan eh. Masusunog at mawawasak din naman ang ating mga structure. Pero yun ang kalangitan nila eh. Yun ang pinapahayag nila kasaganaan dito sa lupa. Okay? Kaya sabi niya, ang espiritu ng Antikristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyo, ito'y darating at ngayon nasa daigdig na. Napakardami na ah. Ay. Oh, yeah. Nahahasap ako sa dami ng mga naluoko ng mga tao. Kaya sabi sa Biblia, sabi ng Panginoon eh, malawak ang daan patungo sa kapahamara at maraming pumupunta doon. Pero makitid at makipot ang daan, it's a personal decision nyo. At kukunti ang nakakasumpong. So hindi po paramihan yan. Hindi niyo? Huwag niyo sabihin, eh, kukunti kayo, pangit simbahan niyo, hindi po yung sukatan. Ang sukatan po ay yung pananampalataya natin kay Jesus Christ. Okay? Mamaya makikita niyo kung bakit. Napakahalaga po dito. Okay? Introduction pa lang mo ito. Okay? Kaya sabi niya, every spirit, ang bawat espiritu daw na hindi kinukonfess si Jesus is not from God. And this is the spirit of Antichrist. Kapag ang church o espiritu o preacher ay hindi kinikilala si Jesus na galing sa Diyos, okay? Ito yung espiritu ng Antikristo. Again, sabi nga, there is only belief in Christ, yung pananampalataya natin, paniniwala natin kay Kristo, and all of the rest people essentially are Antichrist. Okay? Kapag hindi sila kumilala kay Jesus Christ, ang lahat ng reliyon o lahat ng tao ay Antikristo. Ang Diyos ang nagsasabi po niya, hindi lang po. Naintindihan yun? Ay, dito po nakalagay. Kaya dito, makita natin yung napakahalagang na katotohanan na ito. Napakabigat na katotohanan na ito. Okay? Sabi nga dito sa 1 John chapter 4, verse 9, sabi niya dito, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan niya. Kay Jesus Christ lang natin matatagpuan ang eternal life. Wala nang iba. Hindi sa reliyon o sa anumang organisasyon o sino mang religious leader na yan. Okay? Kundi kay Jesus Christ. At isang patunay yan, mga kapatid. Lahat ng religious leader namatay, pero ano nangyari sa kanila? Nabuhay na ba sila? Hindi. Si Jesus Christ lang po. Yun ay isang napakahalagang patunay. Mamaya, pag-aaralan natin, isa yan sa mga patunay na talagang sinasabi ng Diyos na dapat yung paniwalaan at sampalatayanan si Jesus Christ at hindi kayo mamamali. Magkakaroon kayo talaga ng buhay na hanggan. Okay? Alright. So yan, makita natin dito, ulitin natin, apart from Christ, there is no redemption, there is no salvation. Kung wala si Jesus Christ, walang katubusan, walang kapatawaran ng kasalanan, walang kaligtasan.
Nanya na, mga bata, napakahalaga na pakinggan nyo ito. Okay? Hindi si Moses ang bida sa Bible. Hindi si Abraham. Okay? At lalong higit, hindi si Santa Claus. Kita ba, Pasko, si Santa Claus bida na wala pa nga yung Christ, Xmas pa nga eh. Tinyo kalokohan ng mundo na ito. Ha? Maintindihan niyo yun, ha? Sana mga kapatid, ito'y napakahalaga. Pag wala si Kristo, wala kayong katubusan, walang kaligtasan. Dapat ito'y malinaw. Ulitin ko, ano sinabi sa unang Juan, chapter 5, verse 13? Tuno, kung gusto mong malaman na ikaw'y ligtas, dapat mong malaman na ikaw ay ano, nananampalataya sa anak ng Diyos. Kaya ang tanong ko, nananampalataya ka na ba kay Jesus Christ? Dapat alam mo yan. Kung gusto mong malaman na ikaw'y ligtas, gusto mong malaman na may buhay na walang hanggan ka, dapat alam mo, si Jesus ang iyong sinampalatayanan. Hindi ang reliyon. Hindi tatay mo, hindi nanay mo, hindi si ninang mo. Tama? Hindi ang pare, hindi si obispo, hindi si papa. Si Jesus Christ. Nalimanag? The name of Son of God means, anong ibig sabihin ng anak ng Diyos? All that He is, ano kung sino siya, and all that He has done. Okay? Ano ang ginawa? Sino ba si Jesus Christ at ano yung kanyang nagawa? Okay? Maliwanag po ba yun? Okay. Kaya sabi niya, ulitin natin, isinusulat ko ito sa inyo upang ano, mapagdudahan nyo ba? O mapag-alinlangan? Anong sabi diyan? Ha? Ulit. Basahin nyo nga. Isinusulat ko ito sa inyo upang ano, malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay ano, may buhay na walang hanggan. Magkakaroon ba? O meron na? Kung ikaw ay sumpalataya sa anak. Napakaliwanag po mga kapatid, hindi kayong nag-aalinlangan. May nagtuturo na pwede daw mawala yan. Gusto mo ba yung gano'n? Bigay-bawi? Ano yan, laro? Kapag binigay ka ng Diyos at sumampalataya ka sa Diyos, kay Jesus Christ, ang sabi ng Ama, may buhay. Dito pa lang sa lupa, meron ka na. At mapapatunayan mo yan, pag ikaw'y namatay, pupunta ka kasama mo ang Diyos. Pag wala kang buhay na walang God, impyerno ka. Okay? So, makita natin dito, belonging to Jesus Christ, kapag napabilang ka kay Jesus Christ, ang pag-belonging to God ay nag-uumpisa dahil ikaw ay nanampalataya kay Jesus Christ na bilang Messiah, siya yung anointed one, siya yung hinirang na hinihintay, siya, this is the one, naalala niya, di ba? Pag sinabing ikaw yung anointed one, wala nang iba. Kapag may nag-claim pa ng iba, ay sinungaling yun. Sino yung nag-claim? Siya yung anointed, no? Yun, taga, ano, taga Dabaw, si Kubuloy, di ba? Maniniwala ka ba doon? Eh, sabi, siya na eh. Pag sinabing si Jesus Christ, wala nang iba. Dami na rin naniniwala doon, no? Oh, maniniwala ka ba? Sinungaling ba yun? Totoo ba yun o sinungaling? Ano siya sabi ng Biblia? Sinungaling, di ba? Mas paniwalaan natin ang patotoo ng Diyos kay Jesus Christ kaysa sa sinasabi ni Kibuloy. You know? Siya yung hari, siya yung Diyos na in a human flesh, siya yung persona, okay, and His work. Paniniwalaan natin yung pagkatao ni Jesus Christ at yung kanyang ginawa. Ang lahat ng to, kaya anything else is anti-Christ at sila'y walang kaligtasan at walang buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, napakahalaga yung tama nating pananaw kay Jesus Christ. Kapag tama ang pananaw natin, we are secure. We have a security assurance of salvation. Okay? Kaya sa amin, walang makakapag-iwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Wala. May napanood po ako sa Netflix yung ano eh, yung Physical 100. Ang unang bumiting ko sila, lalaki ng mga masin. 15 hours lang kaya nila. Magsakal sila. Yung sinasabing kapit ka sa Diyos. No? Hindi nyo kaya. Isang araw, hindi nyo pala kaya. Mga lalakas na yun. No? Mga muscle man.
baksak eh. 15 hours ang pinangmatagan. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lang 15 hours. Pag hinawakan ka ng Diyos, walang makakaaga. Gusto ko lang po makita niyo. Eh? Ngayon dapat yung ating pagsampalataya sa Panginoon. Okay, now, itong tanong. What is it that brings us to this conviction? Paano tayo nagkaroon ng conviction? Ba't tayo maniniwala sa mga sinasabi nito? What it is that bring us to this faith? Bakit tayo nagkaroon ng pananampalataya? What it is that bring us to this believing? Bakit tayo sumasampalataya kay Jesus Christ? Ang sagot is the witness of God. Kaya tayo naniniwala, kaya tayo sumasampalataya at meron tayong conviction, may paninindigan tayo dahil sa sinabi ito ng Diyos. Tama? Di ba ikaw, hindi, sinabi niya, ano yan eh. Di ba, minsan naninindigan, hindi, sinabi sa Channel 7 niya eh, sinabi sa ganito yun eh. Paniwala, ayaw, credible yun. Di ba? O sinabi ni ganito, ni teacher yan eh, sinabi ni principal o sinabi ni ma'am, ni sir. Di ba? Naninindigan ka, tama. Pero minsan mali rin. Di ba? Pero ito, kaya tayo naniniwala, meron tayong paninindigan ay dahil ano? Ito ay patotoo ng Diyos. Okay. Ang banal na kasulatan, ang Old Testament is about Christ in anticipation. Naisulat po ang Old Testament sa darating na Kristo. At ang New Testament po naman ay naisulat dahil sa kapahayagan o yung pagdating o fulfillment of the Old Testament promise. Kanya? Ang Old Testament na isulat sa darating ni Jesus Christ, ang New Testament na isulat dahil dumating niya at natupad ang pinapahayag o pangako sa Old Testament. At sino yun? Si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang sentro ng banal na kasulatan. Sino yung pahayag ni Jesus Christ? Sa John chapter 5, verse 37, sabi, "The Father who sent me, he testify of me." Sino yun, ha? Sabi naman sa John 8:18, sabi niya, "The Father who sent me testifies about me." Ano ibig sabihin? Tingnan nyo. Umagaling kayo sa English at sa grammar. Sabi niya, he testified. That is past tense. Okay? Pangalawa, makita natin dito, he testifies present tense. Okay? Sa John chapter 8. Ano po ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin, he testified in the Old Testament. Naisulat na po ang Old Testament. Kung ano sinabi ng Ama, okay? Sa Old Testament, that is past tense, tumutukoy kay Jesus Christ. Sabi naman niya sa John chapter 8, he testifies again in the New Testament. Entindihan niyo? Kapag nagbasa kayo ng Old Testament, hindi po pwede na hindi niyo makita si Jesus Christ. Kapag nagbasa kayo ng New Testament, makikita niyo rin si Jesus Christ. Okay? So mga kapatid, mga bata, kapag kayo nag-aaral ng Biblia, hindi lang ay padami, ilan ang anak ni Jacob? Ilan ang pinakain ni Jesus sa mga tinapay? Ilan ang pinagaling? No! Ang hanapin ninyo si Jesus Christ. Kasi yung kahit magaling kayo, alam niyo yung sagot sa mga tanong, sa mga Bible quiz, hindi pa rin kayo maliligtas. Kaya kayo nag-aaral ng salita ng Diyos, sabi ng mga Hudyo, kasi gusto niyo matagpuan ng ano? Buhay na walang gan. At paano niyo makikita ang buhay na walang gan? Kanino niyo makikita ang buhay na walang gan? Kahit Jesus Christ. Kaya siya po ang pinaka-summary ng Biblia. Okay, again, medyo bibisang mo na. The witness of God is convincing. Talagang kapanipaniwala po ito. At ang salita ng Diyos o witness of God is infallible. Sigurado po ito. Walang pagkakamali ito. Tiyak na tiyak po ito. At itong patotoo ng Ama o ng Diyos ay incontrovertible. Ibig po sabihin yan, ay walang pag-aalinlangan. Okay? Hindi mapag-aalinlangan yan. At hindi niyo rin ito unassailable. Hindi niyo talaga mahirap gapiin po ito. Okay? Kahit na may magduda dyan, hindi niyo mapapasubalian yan. And also, is unarguable. Okay? So, ibig sabihin ay talagang sasang-ayon kayo kasi ito ay patotoo ng Diyos. Okay? Dako ngayon tayo doon sa ating review. Ano yung patotoo ng Diyos? Okay.
Gaya ng ating napag-aralan, meron tatlo, di ba tama? Sabi diyan sa 1 John chapter 5 verse 6 to 8, sabi niya si Jesus Cristo ay naparito sa pagitan ng tubig at ng dugo, di ba? Hindi sa pamamagitan ng tubig lamang, kundi sa pamamagitan ng tubig at dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Sabi niya, tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at tatlong ito ay nagkakaisa. Okay, tama? Ano yung nagpapatotoo? Tubig, dugo at Espiritu. Tatlo yan. Espiritu, tubig at dugo. Okay, ano pa sabi yan? Ano tawag yan? Sabi niya sa 1 John chapter 5 verse 9, kung pinaniniwala natin ang patotoo ng mga tao, higit nating dapat paniwalaan ang ano? Patotoo ng Diyos. Okay? So ito yung testimony, okay? Witness ng Diyos o pahayag ng Diyos. At ito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. So, ano yung katibayan na talagang si Jesus Christ ay anak ng Diyos? Merong tatlo na sinabi o binigay ang Diyos sa atin. Tubig, dugo, at ang Espiritu. Okay? At sabi din niya sa verse 11, sabi niya, at ito ang patotoo. Ipinagkaloob niya sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakanta natin sa magitan ng kanyang anak. So, ang mga Hudyo naghahanap ng ano? Buhay na walang hanggan. Hinahanap nila kung saan niya. Ano yung magagawa nila? Mali sila eh. Kaya ang salvation ay hindi by works. It is through faith. It is by grace through faith in Jesus Christ. Maliwanag po ba yan? Hello? Nakikinig pa ba kayo? Napakahalaga nito. Kung naniniwala ako kayong kahino, mas paniwalaan nyo ang sinasabi ng Diyos. Ito yung ating pinag-aaralan. Okay? Hindi sayang yung pinupunta nyo sa church. Okay? Sabi pa dito, if you are looking at Jesus Christ and you want to find out whether, no, titingnan nyo, kung talagang si Jesus Christ nga ba ay siya ba yung promised king? Kasi, by the way, ang mga Hudyo, marami pa mga Hudyo hanggang ngayon, hindi naniniwala kay Jesus Christ na siya yung hari. Salamat tayo sa Diyos. Sabi nga eh, dahil sa katigasan ng ulo, hindi lang makita pa yung tayo naniwala. Alam niyo, sa Romans chapter 11, may bilang lang tayong mga hintil. Pag nakamit na natin bilang ng mga hintil, darating na yung tribulation, doon naman bubuksan ng Panginoon ng mga Hudyo, maaawa pa rin siya, may maliligtas pa rin mga Hudyo. Pero sa ngayon, hindi lang maintindihan pa rin hanggang ngayon yun. Kaya, ang aking panalangin, sa tulong ng Banal na Espiritu, maunawaan niyo ito. At matanggap ninyo at masampalatayanan niyo na si Jesus ang talagang pinangakong hari, siya yung pinangakong tagapagligtas, siya yung pinangakong mesaya, at mayroong tatlo, okay, na makikita nating ebidensya sa patunay na ito. Sapagkat na-miss po ito ng mga Hudyo hanggang sa ngayon. Okay, naintindihan niyo ba? At anong sabi? Anong requirement ng batas nila? Ano? Parang mapatunayan mo na ito'y totoo? Sapat ba yung isang witness? No. Kinakailangan, no? Merong ano? Dalawa o tatlong witness. Minimum of two, maximum of three. Pero dito makita natin, ilan ang ginamit ng Diyos? Dalawa ba? Isa? Tatlo pa. Okay? Kaya makita. Ano yung witness ng Diyos? Una, water, refers to baptism. Pangalawa, ano? Blood refers to death, di ba? Yan pinag-aralan natin. At yung pangatlo, the Holy Spirit, okay? Referring to the ministry of the Holy Spirit in and through His life. Makikita natin yan. Okay? Yan po yung ating pinag-aralan last time. Ngayon naman, pag-aaralan natin ng masinsinan ito. Sana ay sapat pa yung aking oras. Tingnan natin ito, ang ganda nito. At itong baptism na ito ay makikita natin sa Matthew chapter 3, verse 13 to 17. Ihimay-himayin natin. Sabi dito, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Jesus. Yan po makikita natin. Dito, makita natin dito na yung testimony ng Diyos tungkol kay Jesus Christ sa baptism. Yan, makita natin ano sabi, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang ano gagawin niya? Magpabautismo kay Juan. Sino ba si Juan? Si John the Baptist, katawag niya sa kanya,
Okay? Ang ministry niya ay magpabaptize. Okay? Okay? Bakit nga po ba nagbabaptize si John the Baptist? Basically, ay para magsisi ang tao. Ang tawag po doon, baptism of repentance. Okay? Di ba sabi niya, magsisi kayo. Di ba? At magpabautismo sapagkat darating na ang kaharian ng Diyos. At alam din natin, si Juan ay ano, forerunner to the Messiah. Ibig sabihin, siya ang magpapakilala kay Jesus Christ. Tama? Ang Messiah. Okay? So, sabi niya, the Messiah is coming. Okay? Ang sino mang gusto na sumama, when Messiah come, he will bring his kingdom. Ang tanong, are you ready? Para maging handa kayo, mapasama kayo sa kaharian ng Diyos, kinakailangan ano, magsisi kayo. Yan ang kanyang pangangaral. Si John ay nag-preach ng repentance. Nag-preach siya patungkol sa kasalanan. Eh ngayon, nakakalungkot. Maraming mga simbahan ngayon, maraming preacher ay banggitin ang kasalanan ng tao. Gusto nila prosperity. Kasi ayaw lang ma-open ng tao. Baka hindi sumimba. Baka hindi magbigay. Diba? Maraming simbahan ganyan, di ba? Eh, tingnan nyo yung rich young ruler na yun, kung noong panahon ngayon, ay atin nyo, oh, sir, dito ka. You have the best seat in this church, di ba? Pero kita mo, kung sinabi ng Panginoon, isang bagay ang kulang sa'yo, magsisi ka, hindi ka yamanan ang kailangan mo. Umalis. Sinabi ba ni Jesus Christ, uy, teka, teka, nagkamali ata ako. Sayang, sayang ang pera mo. No. Si John the Baptist, lagi niyang sasabihin, kung may kasalanan ka, mag-repent ka. Magsisi ka. Yan ang pinangaral ni John. At sabi niya, you confess, repent, and also be baptized. Ang ibig ko sabihin noon, you confess your sin and ask God to cleanse you. Okay? And then, magkaroon ka ng public affirmation, ng kapahayagan, na kinakailangan mong magpabaptize. Ang ibig ko sabihin ng baptize o pagpabaptize ka, it is the outward way to symbolize what they wanted God to do in the inside. Ipinapakita mo sa magitan ng pagbabautismo, gusto mong magpalinis. Yung gusto ng Diyos na linisin ka. Ang Diyos ang magpapatawad sa iyo. And then yung pagbabaptize, it is the outward. Ito ay nagsisimbolize ng gusto ng Diyos sa buhay mo in the inside. Okay? Ang mahalaga yung inside, pangalawa na lang yung manifestation, yung baptism. Yan po ang ibig sabihin ng baptism. At makikita natin dito sa unique, very unique na ito, sa particular ng baptism na ito, ang binabaptize lang noon ay walang iba kundi ang mga hintil. Yung hindi ka Hudyo. Bakit? Kasi ang mga Hudyo, tinutuli po sila. Nagsi-circumcise po sila. Okay? Kasi sila daw ay ipinanganak sa Israel. Sila daw ay pamilya ni Abraham, kaya sila ay kabilang sa mga covenant people. Hindi po sila pumapasok sa baptism. Okay? Pero kapag hintil ka at kung gusto mong pumasok sa Jewish community, gusto mong mapabilang sa mga Jewish community, ang isang hintil, pag pumasok sila sa Judaism, okay, yung sa kanilang religion, at gusto lang lumipat sa Judaismo, dadaan ka sa baptism. Kaya tuloy, ganun eh. Kung gusto mong maging member ng church, nagpapabaptize ka. Okay? Pero dito makita natin na ang baptism ay cleansing. Okay? Ang pananaw ng mga Hudyo, kaya ka nagpapabaptize dahil marumi ka. Makasalanan ka. Kaya kinakailangan magpabaptize ka. Okay? Yung po ang pananaw ng isang Hudyo. So dito makita natin, ang ibig sabihin ni John the Baptist, okay, ay very, very strong at talagang mahas ang kinasabi niya. Okay? Kaya kung gusto niyong mapasama, mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos, okay, kapag dumating na ang Messiah, ay kinakailangan makita niyo ang inyong sarili na hindi kayo higit sa mga hindi. Kasi ang tingin kasi ng mga Hudyo sa sarili nila, mataas eh. Mababa ang tingin nila sa atin eh, sa mga hintil eh. Pero ang sabi ni Juan, you repent kasi makasalanan kayo. Entendihan yun? Mabigat yung salita ni Juan, ni John the Baptist. Ang ibig niya sabihin, makita niyo ang iyong sarili na makasalanan,
kailangan magkaroon kayo ng public confessions, ma-realize nyo na makasalanan kayo, and we are willing to be baptized na katulad ng mga hintil, na hindi sila kabilang sa bansang Israel. Okay? So, alam nyo ginawa ng mga tao? Kasi gusto nilang mapabilang sa pinag-aharian ng Mesaya, nagpabaptize sila. Okay? Naintindihan nyo? Gusto ko lang makita nyo yung background na yun. Okay? So, dito makita natin, nang dumating si Jesus Christ, okay? Yeah, dumating na si Jesus Christ sa ilog Jordan, kasama niya yung kanyang mga alagad, eh gusto niyang magpabaptize kay Juan. Okay? Pero tingnan niyo, ano nangyari? Ano sabi ni Juan? Ngunit tumutol si Juan at patuloy na sinabi, ako po ang dapat magbautismo sa inyo. Bakit kayo magpabautismo sa akin? Ulitin ko, bakit nagbabautismo si Juan? Baptism of repentance. Ibig sabihin, nagkasala ka, si Jesus Christ ba ay nagkasala? Sabi niya, hindi po pwede. Ako dapat bautismuan mo. Ako makasalana, ikaw hindi. Naintindihan niyo? Hindi ako po pwede. Tamang isip ni Juan. Hindi po pwede yung mababa ang magbabaptize sa dakila. Dapat ang dakila ang magbe-bless sa mahina. Naintindihan niyo? Maliwanag kay Juan yun. Okay? Kasi alam ni Juan na si Jesus sa John chapter 1 verse 29, siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Alam niya yun na yung promised Messiah. Okay? At alam din niya na si Jesus ay ipinanganak ng birhen. Bakit? Magpinsan sila eh. Si Elizabeth at saka si Mary, kapatid. Si Elizabeth ay anak, ang anak si John the Baptist. Nauna lang si John the Baptist ng 6 months kay Jesus Christ. Kaya alam niya. Ito niyo yun. Kaya alam niya na hindi siya po pwede ang magbaptize kay Jesus Christ. Kasi siya yung lamp of God. Walang kasalanan. Eh, hindi siya pwedeng i-baptize. Kasi it is the baptism of repentance. Wala namang kasalanan si Jesus Christ eh. Okay? So nasak siya. Di ba? Okay. Anong sagot ni Jesus Christ? Anong sagot? Ha? Sumagot si Jesus, hayaan mo ito mangyari ngayon. Okay? Huwag ka na makipag-argue sa akin. Sabagat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya pumayag na rin si Juan. Oh, ang kulit-kulit mo, Juan eh. Dami pang mga reasoning eh. Kuhay ka na rin sa ngayon. Tama naman si Juan eh, tama? Okay, gusto ko makita ninyo. Okay, ano sabi ni Jesus Christ? I will do it in order to fulfill all righteousness. Gagawin ko ito kasi ito ang iniling ng kautusan. Whatever it is that God requires to His people, I will do it. Ano yung iniling ng Diyos sa kanyang tao o mga hinirang, gagawin ko yun. Kasi ang iniling ng Diyos ay mag-repent kayo ng inyong kasalanan kahit si Jesus Christ ay walang kasalanan, gagawin ko yun to fulfill lahat ng ipinag-uutos ng Diyos. Naintindihan niyo yun? Masunuri si Jesus Christ sa kanyang ama. Okay? He was a full human and obeyed God's law in full. Kaya siya ang nakatupad ng kautusan. He perfect the law. Hindi lang yung moral law, maging ang mga ceremonial law. Naintindihan niyo yun? Tayo hindi natin kahit tuparin ang kautusan eh. Tama? Kaya sinabi ng Panginoon sa escribo, as scribe and lawyer, ano sinasabi ng kautusan? Hindi nila kaya gawin. Yung rich young ruler, sabi niya, kaya ko, ginawa ko na yan. Hindi mo kaya gawin yun. Iyabang mo lang. Di ba? Si Jesus Christ lamang ang nakatupad ng buong kautusan. Inihiling ng Diyos. And that is the perfection of His life. Kaya perfect siya. Okay? And which, by the way, as we know, was imputed to our account. Ito yung sinasabi, imputed righteousness sa atin. Hindi natin kayang i-perfect o sundin ang kautusan, pero dahil tayo na nampalataya kay Jesus Christ, yun yung tinatawag na imputed righteousness. Parang natapos mo o naganap mo na rin ang iniiling ng kautusan. Naintindihan niyo ba yan? Kaya dito makikita natin eh, yung mula palang baptism, okay, tinupad na ni Jesus Christ ang lahat ng inihiling ng Diyos sa mga tao.
sabi niya, I must fulfill all righteousness. Okay. Dako ngayon tayo, ano pagkatapos nangyari? Nang mabautismohan na, okay, pumayag na rin si Juan, di ba? Di ba? Nagpabautismo na rin si Jesus Christ. Umahon sa, si Jesus sa tubig, ano sabi? Biglang, ano? Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababa para isang kalapati at lumapo sa kanya. Okay? Yan po makita natin dito. Ano sabi? And behold, sabi niya, at ang isang tinig mula sa langit, ay, sorry, huwag na muna yan. Dito makita natin na sinasabi diyan, and this, na bumaba ang ano, ano sabi? Ang Espiritu ng Diyos, di ba? Na parang ano, kalapati, di ba? So diyan makita natin na nakita ni Juan at nakita ni Jesus Christ ang Holy Spirit coming down. Hindi kalapati ang nakita ni Juan at ni Jesus Christ, ha? Para lang siyang kalapati. Kung paano ang Holy Spirit na bababa, parang kalapati, bababa, di ba? Gumami yan. Diba? May pakpak, di ba? Ang nakita nila talaga ay ang Holy Spirit. Hindi kalapati. Para lang kalapati. Okay? He was descending as a dove, might come down and land. Okay? Dito makita natin, this is a visible form, okay? And resting on Jesus Christ. Okay? Maliwanag yun, ha? At sabi dito, at ano pagkatapos na bumaba yung Espiritu, ano sabi? At ang isang tinig, okay? Mula sa langit, ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong, ano? Kinalulugdan. Okay? Yan po makita natin. Behold, a voice out from heaven, this is my beloved son, whom I am well pleased. Okay? So, yan po makita natin na talagang nalugod ang Ama kay Jesus Christ. At dito po makita natin yung testimony of God at the water. Mismo ang boses o tinig na ng Diyos Ama ang nagsasabi tungkol kay Jesus Christ. Okay? This is the testimony of God at the water event sa baptism ni Jesus Christ. Okay? Naintindihan niyo po ba yun? Okay. And then, makita natin dito na sinasabi din na the Father has sent the Holy Spirit to descend upon him to show that he is functioning in full harmony with the Holy Spirit. Okay? So, talagang ipinakita po, okay, ng Ama, okay, lalo na kay Juan, na si Jesus Christ ay gumaganap na talagang sang-ayon sa inuutos ng Ama at ng Banal na Espiritu. Tanda natin, ha, ang turo ng mga Jehovah Witness, nung baptism lang tinanggap ni Jesus Christ ang pagiging Diyos. Tanda natin, Diyos siya. This is not Jesus receiving the Holy Spirit, kasi bakit? Eh, Diyos siya. Nakuha niyo ba yun? Ang Diyos ay God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Tama? Persona. Diyos pa rin siya. Hindi niya tinanggap ang Holy Spirit. Okay? Kasi Diyos siya. Okay? Yung paniniwala ng iba, noon lang siya nagkaroon ng naging Diyos nung binaptize siya. Mali pa rin yun, di ba? Okay. So, yan yung paniniwala ng mga Jehovah Witness. Okay? So, tanda din natin na this is not because Jesus was void of the Holy Spirit up until this point. Okay? Ito nga yung paniniwala ng mga Jehovah Witness na wala pa ang Holy Spirit sa kanya. Tao lang siya nung ipinanganak at kaya lang siya nagkaroon ng Espiritu ng Diyos nung binaptize siya. Mali po yun. Okay? Of course, He is God at hindi siya mababa kaysa sa Diyos, pero kaya po ginawa ng Diyos Ama yun para ma-affirm, mapatunayan ni John the Baptist, okay, na ang Espiritu ng Diyos at ang affirmations of God the Father. Na talagang yung ginagawa ni Jesus Christ, kaya siya dito na pupunta sa lupa, may mission siya. To fulfill kung ano yung sinututos ng Diyos Ama at gagalaw siya ayon sa dikta ng Holy Spirit. So, ibig sabihin, siya yung this is the Messiah, siya yung talagang tagapagligtas, siya yung fully qualified, fully affirmed, pinatunayan, fully satisfying God the Father and God the Holy Spirit. Naku yun? Yung ginagawa lahat ni Jesus Christ, yung hindi naman siya, sabi nga ni John the Baptist, hindi ako dapat magbautismo sa iyo. Ikaw ang dapat magbautismo sa akin. Pero sabi ni Jesus Christ, gawin mo na lang yun sa ngayon.
just to fulfill the righteousness of God. Yung hinihiling ng Diyos, misalim, masunurin talaga siya. Okay? And lastly, makita natin dito ano yung sinabi ni John the Baptist, ay si John naman, sa kanyang sulat, sa kanyang isang, sa John chapter 1, verse 32 to 34. Sabi, ganito ang patutunan ni Juan, nakita kong espiritu. Nakita niya ang espiritu, no? Okay? At bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nanatili sa kanya. Talagang na-visualize niya, na-picture niya. Nakita niya talaga ang Holy Spirit. Sabi nga niya, hindi ko nga kilala noon eh. Noong araw, parang malabo pa rin sa kanya. Ngunit, ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig at siya rin nagsabi sa akin, sino yung nagsugo kay Juan? Si God the Father. Ang sabi niya, ang sinumang makita mong bababaan at panatilihan ng Espiritu, siya ang magbabautismo ng Espiritu Santo sa iyo. May patunay. Okay? And ano pa sabi niya sa verse 34? Sabi niya, ngayon ay nakita ko siya at pinatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. So, naniwala si John the Baptist sa testimony ng Diyos Ama. Nung una may pagdududa pa siya, hindi pa niya nga kilala, pero sinabihan siya, pinakitaan siya ng sign na ito yung meron kang makikitang espiritu na parang kalapating bababa at mananatili kay Jesus Christ at sa yung aking kaisa-isa na anak na lubos kong ano? Kinaluluktan. So, makita natin dito mga kapatid, yung unang witness ng God the Father ay makikita natin, the Father's witness then begins as John view it with the water. Okay? Napatunayan ni Juan. Sana mga kapatid, kung meron kayong pagdududa tungkol kay Jesus na siya ba yung talagang Mesaya, siya ba yung talagang tagapagligtas, sana yung ating pinag-aralan ngayon, yung unang patotoo ng Diyos Ama, ay mag-confirm din sa inyo. Yung talagang si Jesus Christ, siya named the one and no other. Ha? At kaya sabi na John the Baptist, pinatotohanan ko, nakita ko eh, na-prove ko na sa sarili ko. Kasi kapag hindi kayo sang-ayon, di ba? Mahirap atang magkwento. No. Hindi kasi kayo kumbinse. Tama? Pero si Juan, nakumbinse siya. At yun ay sinasabi niya. Okay? So again, makita natin, this is the one who come by the water, the first one to bear witness the water. Okay? So ang hamon ko sa inyo mga kapatid, no? Kung meron kayong pagdududa tungkol kay Jesus Christ na siya yung totoong Diyos at sinugo ng Diyos para maligtas tayo, sana makatulong itong salita ng Diyos, yung kanyang mismong patotoo mula mismo sa Diyos Ama at kinumpirm din ng Holy Spirit, diba? Na lahat ay gagawin niya. Kita nyo, hindi naman siya talaga makasalanan. Diba? Alam niyo nga yan. Hindi ako dapat magbautismo sa iyo, ikaw ang dapat magbautismo sa akin. Pero ano sabi niya? Gawin mo. Ayon sa nasusulat. Mga kapatid, isa rin aral sa atin yun. Kung talagang totoong na kayong pananampalataya kay Jesus Christ, patunayan yan. Magkaroon kayo ng affirmation, magitan ng public confession ninyo na talagang pinapahayag nyo na ako'y nananampalataya sa Panginoon at willing akong magpabaptize, magpalinis sa Panginoon. So kung yung mga kapatid natin na hindi pa pubaptize, hindi pala pinapahayag ang kailang public confessions of their faith kasi hindi ko alam kung totoo kayong mananampalataya o hindi. Malalaman lang yan ng ating kapatiran, ng inyong lingkod, kung kayo magsasabi, Pastor, ako'y po'y nagsisi, palataya ako kay Jesus, siya lamang ang aking tagapagligtas. Akala ko noon sa ibang reliyon ako, manligtas, no? Kung talagang totoo na meron kayo para ng palataya sa Panginoon, ipahayag niyo yan by means of baptism. Okay? Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na itinuro po sa amin. Napakaganda po, Panginoon, ang mga katotohanan ito, Panginoon. Mas paniwalaan namin ito kasi galing ito sa iyong mismong mga salita.
At hindi lang po sa mga sinasabi ng mga iba't ibang tagapagturo ng mga bulaan at mga antikristo, Panginoon. Kaya nais namin itaas si Jesus Christ sa aming kalagitnaan, kapagkat sa lamang talaga ang tagapagligtas na iyong sinugo at iyong pinalulugdan. Kaya hiling po namin, Panginoon, na kung talagang totoo kaming mananampalataya, ay talagang magkaroon kami ng pagsunod sa iyong mga salita. Ipakita namin na mahal ka namin, Panginoon, magitan ng aming pagsamba sa iyo at aming pagmamahal sa aming mga kapatid, Panginoon. At hindi namin mamahalin ang bagay at material sa mundo na ito. Batkos, Panginoon, kami patuloy na magtitiwala sa iyo, Panginoon. Kaya nais namin balik sa iyo ang papuri at pasalamat sa mga katotohanan na binabanggit mo sa iyong mga salita. Ang aking dalangin, Panginoon, sino man na nakapakinig ng iyong salita na wala pang pagkaunawa, kahabagan mo rin po sila, Panginoon. Buksan mo po ang kailang mga isipan, ang kailang mga mata para maunawaan nila ang mga katotohanan binabanggit mo sa iyong mga salita. Pagkat napakarami na po mga tao ang mga naligaw, mga naloko, na daya ng kaaway dahil sa hindi nila pakikinig at paniniwala sa iyong mga salita. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin po natin ang Panginoon.